Hello everyone! Kamusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre naman guys, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga kayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and magingit tayong lahat, okay? So, yun na nga, panibagong video naman for today. Ayan, mag-shoot tayo na mag-shoot. Huwag na tayo magpalit ng dawin. Ayan, so ayun na nga guys. Bago pa simulan ng lahat guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa may description. I-like nyo na yan. Mag-share na rin kayo. And of course, huwag nyong kalimutang mag-comment para sa ating mga future videos, okay? And syempre guys, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat. And thank you so much sa inyong never-ending support at undying support kay Amazing Janus at sa patuloy na panonood ng aking mga reaction videos. And syempre guys, ayan, huwag niyong kalimutang i-subscribe. Of course, ang YouTube channel ng ama ng lahat, Sir Val Santos Matubang. Of course, Ate Edna Vlogs, Kalinga Bravo, Well of Malalab, Lalab? Sorry! Malalag, syempre, ayan, subscribe niyo yung YouTube channel. Talaga namang alam niyo na, talaga namang namamayagpag ang YouTube channel. Of course, si Rachel Morales Vlog, ayan, supportahan natin yan. Grabe, deserve na supportahan. Okay, so yun na nga, guys. Sobrang na-excite na ako for today, ayan. Sobrang dami ko na rin nagawa ng reaction video. And most of the time talaga is yung pag magkasama si Rowell at si Rachel. For this time naman, and this time naman, ayan, let's react naman dun sa channel ni Rachel. Well, nag-react na rin ako before. And I'm so excited na mag-react for today because it's really about her, di ba? Mas makikilala natin tong bata na to, itong tao na to, di ba? Then dito guys, after nating panoorin, doon natin sabihin at doon natin i-claim at doon natin patunayan sa sarili natin na talagang kamahal-mahal siya, di ba? Panoorin natin to and let's see, di ba? Para at least mas maintindihan natin, di ba? Kasi alam nyo guys, mas makikilala talaga natin ang isang tao pag narinig natin magsalita, how she react, how she perform sa mga video, kahit ano pa yan, di ba? Kaya sobrang na-excite na ako and looking forward talaga dito sa video na to, sa totoo lang. So, simula na natin to. Let's go! And hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Hi it's me, Rachel Morales. But, so in this video, magre-review tayo sa ating reporting today. Ay, today? Oy! Maga na ba? Yan. Nagre-review tayo ngayon sa ating reporting. Ano ba yung subject natin first subject. Ano ba yung first subject natin? Okay. Ang re-reviewin natin na subject is social science. Social, di ba? Science. Social science. Not social science. Science. Ano ba? Science. Science. Social science. Ah, okay. So, since group 1 tayo kasi nasa unahan tayo. Ayan, naging group 1 tayo. Wala kaming ganyan dati. Social lang kami. So, pag naririnig natin yung kapangyarihan, pangkapagyarihan. Excuse me. So, what is power? Kapag sinabing power, hindi yung power na ginaganon ha, hindi yung power na humi-humi, win. Magic. Kaya, hindi yung kapangyarihan na ganon na nakikita natin sa palabas. Halimbawa sa Encantadia, hindi ganon. For the tour of person. In fairness, ha, alam nyo, as a vlogger talaga, as a content creator, kailangan may mga memes din kayo. Like, for example, for fun moments, di ba? Well, eto, nangyayari kay Rachel, grabe, like yung today, di ba? Tapos ito, di ba? For the tour of person, di ba? Which is parang kahit minsan, alam nyo, hindi kasi natin kailangan maging seryoso the whole video, di ba? Kailangan may mga fun moments din tayo. Which is ito, ang galing, nangga, tuloy natin. Ang kukulam, ganun. Hindi yung ganun. Pag sinabing power, yung sa politiko, yung kapangyarihan, yung posisyon, di ba? Na power. What is power? Is the ability of politician, ayan na, politician, leaders, pinuno,
and others to influence policy in a government. Ayan. Sila na yung nag-i-influensya, diba? Totoo. Sa iba. Nagawin tong bagay na to. Yan, gawin to, ganun. Thereby controlling what decision people and countries make. The ability of an individual or a group of people to influence the thoughts, action, and mindset of people in nation. Yan. Nagkakaroon na din sila ng kakayahan na ma-influensyahan yung ibang tao through action. Ah, through action ba? Magkakaroon na sila ng karapatan na ma-influensyahan yung tao na ipatupad tong ganito. Diba? Yun. Uy, totoo yun. Tama rin yun naman sinabi nilang guys. Siguro na medyo na-confuse lang siya ng konti. Pero ako pagkakaintindin ko talaga, oo, yung power talaga, ayan, sa mga politician, which is kapag politiko nga kasi, ikaw talaga yung nagko-control sa mga tao. Kasi you perform as a leader eh. Kumbaga parang ikaw yung na-elect on that position and you have the power to control everything. So parang kinokontrol mo na rin yung tao kasi you're giving rules din minsan, di ba? And diba, may mga position kasi na inaatasan sila and kailangan nating i-follow. So yun nga, tama naman yung sinasabi nilang ga, di ba? Control, di ba? Parang ikaw yung nakaka-control, nakaka-power, di ba? Na controlin yung tao, di ba? Maaring sa ano, sa election, nagkaroon ng ano, ng na bayaran to. Babayaran no. Ano to ng negative to? Babayaran to. Na ako yung ano mo, ako yung iboto mo ngayon. O binayaran. O siya yung binoto, siya yung nanalo. Yun yun. Kapangyarihan maaaring gamitin sa kasamaan, maaaring gamitin sa kabutihan. So, saan ba ginagamit ang kapangyarihan? Power may be used through ano? Saan ba ginagamit yun? Siyempre, ginagamit yung kapangyarihan. Sa mabuti or sa masama. So, meron tayong dalawa. Disadvantage and advantage. So, pag sa disadvantage, maaaring kurapin ng gobyerno, magkaroon ng korupsyon sa mamamayan, korupsyon sa gobyerno. Yan, siyempre. Galing! Maaring ito yung magkaroon ng masamang impluwensya sa komunidad sa atin, di ba? So, maaring makasira sa ating samahan yung ganitong sitwasyon, di ba? Uy, ang galing niya mag-explain ha. Alam niyo, this video, di ba, hindi lang tayo nanonood, natututo din tayo eh. Well, anyway guys, minsan usually kapag ka-politiko, wala tayong pakailam eh, di ba? We don't mind them, di ba? Usually kasi guys, parang wala rin namang nangyayari, di ba? Pero guys, itong video ni Rachel, we learned, di ba, a lot. Kumbaga parang, alam niyo yun, parang we need to realize na, ay oo, ganun pala yun, di ba? Alam niyo yung ganun? So, ito yung negative side naman ng power. Kapag nagkaroon ng power, ha, kapag ginamit yung kapangyarihan sa gantong paraan, so, sa advantage to, kapag sinabi naman na power, kapag ginamit ang power sa kabutihan, maaaring gamitin ito para mabago yung komunidad, para mabago yung bansa, para mabago yung sistema. Galing. Diba? Para magkaroon ng kaayusan, magbigay ng maayos na serbisyo, yan yun. Kapag ginamit ang kapangyarihan sa kabutihan, ito true. Yung magiging advantage niya. Naman. So, since nagboboto tayo sa darating na eleksyon, siguraduhin natin na yung ibinoboto natin is talagang responsable. Responsable siya. Nagampanan ang ganitong posisyon. So, ayon. Dun minsan nagkakaproblema ang tao, kaya nagkakaroon tayo ng korupsyon. Kaya, kapag nagboto tayo, siguraduhin na tamang tao ang binoto natin. Tamang tao. Diba? Dun tayo lagi sa tamang tao. The ability to cause or prevent an action. Make things happen. The discretion to act or not. Yan yun.
So, proceed to the our next. Galing, ah. Next. Proud of you, girl. Ayan, I'm ready for next topic. Today's video, okay? Topic natin today is authority legitimacy. Kapag sinabing authority, ano nga po ang pag sinabi ng ating, pag sinabi naman authority, denotes what? Denotes a the specific position in an established government. Meron sila, nakasaad sa kanila yung tiyak na posisyon sa isang gobyerno. Authority, kapag sinabing authority, ano nga? Otoridad, di ba? Mga otoridad yan. Otoridad. Halimbawa, sa isang barangay, may mga otoridad yan. May mga nagbabantay. Yan yung mga tanod. Diba? Yung mga tanod, nagbabantay sa ganito. Halimbawa, kapag may mga ano, kapag may mga activity dyan sa barangay, laging nandiyan yung tanod. Sila yung mga nagbabantay. Diba? Kapag ano, halimbawa, kapag may curfew, di ba, curfew, lagi silang nandiyan sa barangay, nag-duty sila. Inaabot sila ng umaga, di ba, sa pag-duty. Yan sila yung mga nagbabantay. Sila yung mga nagpo-protect, di ba? Protect. Halimbawa, dyan sa ano, checkpoint, yan yun. Yun yung mga authority dyan. Mga police. Sila may mga specific na position sa isang barangay, sa isang lugar, di ba? Totoo. So, ito naman. Legitimacy. Kapag sinabing legitimacy, denotes a system of government. Denotes a specific. You do know. Ano ba? Cut. Denotes a system of government. Kapag sinabing ano, legitimacy, nagsasaad ng sistema sa gobyerno. Ano ba yung sistema sa gobyerno? Ano ba yung sistema sa loob ng gobyerno? Sa loob ng barangay, di ba? Halimbawa lang yun, sa barangay. Ano ba yung nagiging sistema dun sa loob na yun, sa loob ng barangay? Ano ba yung mga patakaran dun, mga ganun, di ba? So, from the word authority legitimacy, kapag pinagsama na, authority legitimacy, isa sa may karapatan at dapat sa isa sa may karapatan at sundin ng iba yung mga desisyon at tuntunin nito. So, halimbawa dito, kapag namuno ka, di ba kapag namuno ka, talagang ikaw yung pinuno sa grupo. Kapag namuno ka sa isang grupo, susundin ka syempre ng mga kamiyembro mo. Dahil tinatanggap nila yung pagiging isang legitimacy or lehitimo ng format na kapangyarihan na naka-assign sa'yo bilang isang pinuno. Bilang isang pinuno nila. Diba? Halimbawa na lang dyan kapag nanalo ka sa isang posisyon na to. Halimbawa, bilang kapitan. Nanalo ka bilang kapitan dahil pinili ka nila na dito ka. Kasi alam nilang responsable ka. Kasi alam nilang gagampanan mo yung posisyon na yon. Magagampanan mo ng maayos yung posisyon na yon. Kaya, ikaw yung may karapatan na gawin tong bagay na to upang maging maayos yung komunidad, yung serbisyo sa mamamayan, di ba? Yun yun. Para may, na lang din ng mga tao, di ba, ng mga politisan. Nagkaroon sila ng tiwala sa iyo para dito ka sa posisyon na to. Kaya yung mga kamiyembro mo, sila yung susundin, sila yung susunod sa iyo. Di ba? Sa groupings, ganun din. Sa groupings ka, nagkakaroon tayo ng leader, di ba? Pinili ka nilang maging leader kasi alam nilang magagampanan mo yun ang maayos. Tama! Galing niya magbigay ng example. Yun yun. Parang politiko, dun nire-relate. Kapag sinabi naman sovereignty. Yan. Kapag sinabing sovereignty, dominant power or supreme authority. Kapag sinabing dominant, nangingibabaw. Nangingibabaw yung kapangyarihan ng tao. Nangingibabaw yung kanyang posisyon. Nangingibabaw yung sabihin, nasa taas. Diba? Nangingibabaw siya eh. Nangingibabaw. Galing mag-explain. Yeah. Galing. For example dito, kapitan sa barangay. Diba? Kasi siya yung namumuno sa barangay. Siya yung kapitan. Siya yung mas nakakataas. Pagdating sa gobyerno, pagdating sa mga ano naman, sa mga pagdating naman sa munisipyo na,
Siyempre, mga nag, ano dyan is mga gobyerno. Gobernador. Yun yung mas nakakataas. Ang ganda naman ang teacher natin, diba? For today, no? Oh. Pagdating naman sa buong bansa na, president. President naman, di ba? Sa school, meron tayong president, di ba? President, vice president. President yung mas nakakataas. Di ba? Yun yung mas nangiibabaw yung kapangyarihan. Guys. Sila yung may karapatan na ipatupad itong bagay na to. Since sa isang bansa, meron tayong mga tagagawa ng batas. At yung president lang yung nag-a-approve na ganito. Sige, patupad to, ganun. Sila yung mga nag-a-approve, di ba? Yung tagagawa, pero may tag-a-approve sa taas. Kasi sila yung mas nangingibabaw na kapangyarihan. Sila yung may karapatan na gawin ito. Yung nagawin itong bagay ito. Para maging maayos yung sistema. Para maging matiwasay yung komunidad natin, di ba? Di ba? Kung ako yung estudyante, so, yun, yun. Teacher ko, ay, hindi na ako mag-a-absent, bes. Sovereignty. Yung king. King na. King. King, queen, yan. Mga ganyan. Sovereignty. Yan. That's all. Thank you. Sana maayos yung explanation ko. Sana naibigay ko ng maayos, di ba? Actually, since dati pa, ganito yon. Nung grade 11 ako, nagiging leader talaga ako. Kasi, di ko alam kung bakit ganun. Siguro talagang nakatadhana na talaga maging leader tayo. Para sa akin, mahirap. Kasi dati nung junior high school ako, gusto ko member lang ako, ayoko maging leader. Kasi alam ko sa sarili ko na baka di ko magampanan tong bagay na to. Okay. Kaya mas pinipili ko na lang na maging member. Pero tumutulong naman ako. Nagiging responsable naman ako sa isang bagay. Kapag alam kong seryosohan na, di ba? Oy, totoo yun na. Minsan, guys, medyo natatakot tayo mag-take ng risk. And minsan kasi kapag yung naka-atas sa atin is mabigat, parang kapag nag-fail tayo, damay yung lahat, di ba? Parang ayaw mo na ikaw yung masisi ng lahat. Usually, kapag leader ka nga naman. Daga kapag leader ka, parang lahat kailangan pasanan mo. Kasi parang sa'yo nakasalalay lahat. Well, though may members ka naman to support you, di ba? Pero as a leader, you have the power. Kaya ang galing ni Rachel mag-relate, di ba? You have the power, you have the authority, di ba? Na i-manage, na i-lead yung mga members mo. Pero sobrang hirap talaga niyan, as in sa totoo lang. Responsable ako. Minsan, oo, nakikita niyo akong parang tingin sa akin di responsable. Responsable po ako kapag nakikita ko sa paligid ko na dapat maging seryoso ka. Diba? Since ngayon, dapat maging seryoso tayo kasi hindi basta-basta ang pag-aaral. Huwag sasayangin ang pag-aaral. Kasi, tama. Bihira lang yan sa buhay natin. Tama. Diba? Hanggat may pang-aral, mag-aral. Tama. Seryosohin yung pag-aaral. Kasi talagang That words, guys, na galing kay Rachel, hanggat may pang-aral, mag-aral, diba? Itatak natin yan sa utak natin. Lalo na sa mga makakapanood nito, sa mga bata, sa mga teenager, sa mga hindi nag-aaral ngayon, diba? Sa mga nag-aaral din ngayon, diba? Let's keep that word in our mind, diba? Isang gawin natin isang motivation, diba? Na parang alam niyo yun, pag may chance, diba? I-take nyo na yung chance. I-take nyo yung opportunity. Kasi, diba, kung once in a lifetime lang mangyari yan, diba, huwag nating i-miss yung moment na yun, diba? Sa totoo lang. Kung may pang-aral, mag-aral hanggang makatapos. And that mindset, grabe guys, tingnan nyo, that mindset from Rachel, diba? From Rachel, at the age of 17, sobrang lawak ng isip, sa totoo lang. Ako sa isip ko na huwag mo yung gagawin yung mga bagay na yan. Na alam mong ikakasira mo. Na alam mong ikakabagsak mo din. Kaya ginagawa ko, minamotivate ko yung sarili ko minsan. Talagang, gawin mo ito yung bagay na to. Talagang, gawin mo to, huwag kang susuko. Minsan kasi may mga time na,
ngayon, nung nawala si mama, may mga time na nawalan ako ng gana sa buhay. Nawalan ako ng gana na gawin tong mga bagay na to. Talagang nawalan ako ng pag-asa. Parang ganun. Minsan naman gumigising ako. Ngayon lang. Minsan gumigising ako ng umaga. Parang ayoko mag-aaral. Parang ganun. Iisip ko yung mga ganung bagay. Na. Tapos minsan sumasagay sa isip ko. Pinipilit ko yung sarili ko. Sabi ng, di ba minsan nagkakaroon ng conflict? Nagtatalo yung utak tsaka yung puso, di ba? Utak tsaka yung puso. Kasi kung walang utak, di rin naman gagana yung puso mo. Kung walang puso, di rin naman gagana yung utak mo. Hindi gagana lahat ng katawan mo. Ganun yun. So, may salatang namimiss na Rachel yung nanay niya, no? Well, syempre naman, di ba? As a daughter, as isang anak, di ba? Yung mawalan ka ng magulang sa ganyang edad, which is dapat andyan pa yung magulang mo to support you. Alam niyo yun? Ako, ano ba yan? Nakaka-relate ako, guys. Kasi ako, I work abroad for my family din, which is para sa magulang ko. Ayan, iyak na naman tayo, guys. Diba? Alam niyo yun? Kapag related siya sa mga magulang natin, masakit eh. Diba? Iba yung impact sa puso natin. Iba yung mararamdaman natin. Diba? Hindi ko lang ma-imagine na alam niyo yun na parang si Rachel sobrang successful na ngayon. And alam niyo yun, kung buhay lang yung magulang niya, alam ko sobrang proud na proud yun sa kanya. Kahit ngayon kung nakakita siya, ano ba yan? Sabi naman this, lagi na lang paik dito. What? Okay, control. Diba, alam niyo yun, parang kapag ka talaga, ano, pag magulang talaga yung pinag-uusapan, iba yung impact talaga sa atin. And grabe to. Kung nakikita lang, kung buhay lang yung magulang niya, and that moment na nangyayari kay Rachel lahat ng to, for sure, sobrang proud yung magulang niya sa kanya. Kahit ako, nagiging proud ako sa kanya, as in. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Yung puso ko, sabi ng puso ko, mag-aral ka. Sabi ng utak ko, huwag na. Diba? Sabi ng puso ko minsan, lumaban ka, kaya mo yan. Sabi na naman ng utak ko, pahinga ka na lang muna. Pahinga ka na lang. Huwag mo na lang yung gawin. Minsan kapag pagod ka, kailangan mo din magpahinga, diba? Di ba may time na nawawalan din tayo ng pag-asa sa buhay? May time na nawawala tayo sa focus. Sa focus, di ba? Nawawala tayo dyan. Sige na po. Ganyan naman minsan. Nawawala ako sa focus. Pero bumabalik din. Kasi iniisip ko yung mga taong nasa paligid ko na kung hindi ko to gagawin, ako yung talo. Kung hindi ko to i-adapt sa sarili ko, ako yung talo. Tama eh. Kaya, sabi ko sa sarili ko, labanan mo yan, kaya mo yan. Grabe guys, at the age of 17, tingnan niyo kung paano mag-isip si Rachel, di ba? Apaka-matured. Di ba? Yung hindi pagsuko sa mga bagay, di ba? Nare-realize niyan, well, dapat ganyan yung mindset eh. Strong ka. Kasi di ba, kung walang taong susuporta sa'yo and kapag may pinagdadaanan ka, paano mo pa makicare of yung ganyang bagay? Di ba? Alam mo, kailangan strong ka talaga as in. And in yung nakikita ko sa bata na to, apaka-strong. Pili mo yan, panindigan mo. Di ba? Tama! Minsan talaga, hindi ko maiwasan na mag-isip din minsan. Kaya ko ba to? Kaya minsan, yan. Tatanong ko yung sarili ko na, kaya ko ba to? Kasi minsan, may time na kapag iniisip ko na hindi ko to kaya, hindi nang nangyayari. Kapag iniisip ko naman na kaya ko to, magagampanan ko to, nagagampanan ko ng maayos. Kaya may advice ko lang, kapag nafe-feel nyo na hindi nyo kaya, maniwala lang kayo sa sarili nyo na, ay kaya ko to. I-motivate yung sarili nyo na, kaya ko to, magagawa ko to.
i-pray mo na din na sana magawa mo ng maayos, syempre. Bago ako sumabak sa isang sa isang reporting, sa recitation, sa defense, yan. Pray muna ako kay God. Okay. After ko aralin yung mga inaaral ko, na-pray ako kay God. Sabi ko, God, kaya ko ba to? Kaya hindi, kahit sa mga problems ko sa buhay, hindi problem sa school, kundi problema dito sa bahay din minsan. Problema sa sarili. Binubulong ko lang kay God. I think wala naman nag-fail na hindi niya tinupad. Talagang, basta tiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Alam nyo, tingnan nyo kung paano magsalita si Rachel, no? And mararamdaman nyo, meron sa loob na medyo mabigat na gusto niyang ilabas. Diba? Pero inililip niya lang yon lahat kay God. Parang pinapaubayan niya ng lahat kay God. Sabi ko nga, huwag nyong i-chat yung tao kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan. Sa totoo lang. Diba? Hindi dapat natin dinajudge yung mga ganyang tao. Kung sila nga, may personal silang buhay, may personal silang problema, tapos dadagdag pa kayo, diba? Mas bibigat pa. Diba? Alam niyo, huwag na tayo dumagdag sa mga bagay na alam niyo na makakabigat din sa ibang tao, diba? Kailangan pagain natin yung pakaramdam. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. Grabe, sobrang na-amaze ako the way she talk, the way she explain. Alam niyo yun, the way she express her feelings. Sa totoo lang, yung maramdaman natin kung ano yung nararamdaman niya, ipaparamdam niya sa atin kung ano yung pinaparamdam niya, which is yun yung gustong gusto ko. Diba? Hindi lang eh, hindi niya lang minomotivate yung sarili niya, minomotivate niya rin tayong lahat eh. Tayong mga viewers na huwag tayong sumuko, diba? Tuloy lang ang buhay, diba? Dasal lang, diba? Alam niyo yun, puro positive lahat ng lumalabas sa bibig niya. Walang kahit anong negative, which is alam niyo, sa dito sa panonood niyo na to, hindi lang siya yung makikinabang, tayong lahat eh. Sa totoo lang. Magagawa mo talaga siya. Kaya yun, napag-isip-isipan ko na, tama pala yung sinabi ng ibang tao na, isipin mong kaya mo, magagawa mo siya ng maayos. Tama. Siyempre, may mga time na talagang hindi natin maiwasan sa sarili natin na kabahan, na ma-pressure, diba? Kasi siyempre, madaming taong nakatingin sa'yo. Madaming taong nagmamasid sa'yo. Sa harapan mo. Talagang mapipressure ka. Baka sabihin na, ito lang pala siya. Ganito lang pala siya. Ito lang pala yung kakayahan niya. Yun yun. Minsan takot tayong aminin kung ano tayo, di ba? Kasi baka husgan tayo agad. Ganun, di ba? Minsan takot tayong magsabi ng nararamdaman natin kasi baka sabihin na, ay, ang OA mo naman, di ba? Totoo. May totoo time na ganun. Yan. Totoo. Kaya, agree ako taong, doon. Yung mga taong yun, kung may ma-encounter man ako na ganun, ma-feel ko siya kasi ganun din yung na-feel ko. Mas lalawakan ko pa yung pangunawa ko kasi ganun din yung nararamdaman natin. Kasi tao lang tayo eh. Mararamdaman at mararamdaman natin yun. Kahit ikaw nanonood ka, mararamdaman mo yan. Tama! Kaya kahit sa mga pambabash, mafe-feel mo kung ano yung nafe-feel ng tao kung ikaw nasa kalagayan niya ngayon. Kaya sabi ko sa sarili ko, never kung ibabash yung tao sa ganitong paraan niya. Kung saan siya komportable, kung saan siya masaya, di ba? Susuportahan natin. Kasi minsan, yung pagiging inggit, hindi naman yun maganda sa tao eh. Nakakasira yan ang relasyon ng tao. Tama! Kaya sabi sa akin ng mga magulang ko, kung anong meron ka, tanggapin mo. Kung anong meron ka, pahalagahan mo. Kung sino nandyan para sa'yo, i-appreciate mo. Diba? Hi! Grabe, napaka-amazing na bata. Sa totoo lang, as in, sobra akong na-amaze and sobra akong naduto talaga.
Diba? Tingnan nyo kung paano niya i-convert yung isang negative to positive way sa totoo lang. Sa pang-bash, diba? To explain. Diba? Guys, napapaliwanag niya sa atin ng maayos eh. Diba? Yun yung pinaka-importante. Yung maiintindihan natin at mas maiintindihan natin at mas lalawak sa isip natin na iyon yung tama. Diba? Sa totoo lang. Lalo na yung sinabi ni Rachel na kapag may mga taong nandyan para sa'yo, i-appreciate mo. Tama yun. Be grateful and thankful kung ano mang natatanggap mo, diba? And be contented kung anong meron ka, diba? Yun yun. Pinaka-importante yun sa lahat. Sa totoo lang. Sometimes may isip natin na minsan kapag pinapagalitan tayo ng mga magulang natin, maisip natin na syempre magagalit tayo kasi pinapagalitan tayo. Tama, oo. Pero at the end of the day, may isip din natin na, ay, tama pala sila. Ay, tama pala ng galing. Galing. Hindi sa lahat ng bagay, kaya ka pinapagalitan dahil hindi ka nila mahal. Hindi ganun yun. Pinapagalitan ka nila, pinapangaralan ka nila para maging maayos ka. Para walang masabi yung ibang tao sa'yo. Na ganito, ay baka ganito yung pinalaki ng mga bagulang, ganun. Diba? May mga ganung tao. Galing kaya, mo naman lang ga! Kung ako man, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa mga magulang ko. Especially sa mga tita ko. Kasi minsan, nakatira talaga ako minsan kaila tita. Kasi dati, talagang walang-wala kami. Inaamin ko yan at proud na proud ako sa mga naging buhay namin. Proud na proud ako na tumira ako sa butas-butas na bahay. Nag-iigib kami. Yan. Nag-iigib kami sa malayo. Nagbubuhat ako ng mabigat. Tapos naliligo kami sa irrigation. Hindi ko kinakaya yan. Proud na proud ako. Niyemas ka. Iyakin ko, bakit kaya? Guys, eto ah, sobrang legit. Napipin ko kasi si Rachel eh. I feel hurt talaga. Sa totoo lang, yung pag-iigib ng tubig. Guys, na-experience ko rin naman yan, diba? Lahat tayo ma-experience yung pag-iigib ng tubig. Well, hindi dahil wala tayong tubig or what. Minsan guys, yung iigiban talaga pala. I na-experience those things na mag-iigib din. And guys, mahirap siya, mabigat siya. May tendency ako, guys, nagkaluslos pa ako before because sa pag-iigib ko, kasi mabigit siya timba-timba yung binubuhat ko before. Kasi medyo malayo yung gripo dun sa may ano namin. Mm-hmm. Sa totoo lang, alam ko yung feeling kasi ano siya, mahirap siya talaga. Pero ako lalaki na ako, ha? Pusong babae lang. Pero si Rachel legit na babae, diba? Pero biruin yung nag-iigib. Kaya sobrang alam niyo yun, kahit before nung napanood ko siya na nag-iigib siya, naiyak ako, bakit mag-iigib tong bata na to? Diba? Sa totoo lang. Kababaeng tao nag-iigib. Well, she don't have choice kasi kailangan. Pero tingnan nyo, napakabait, sobrang proud sa kung saan nang galing. Kaya alam nyo, yung mga naglulook forward, naglulook dun sa mga nangyari sa buhay niya before, alam nyo, yung hindi nakakalimutan kung saan ang galing, iyan yung mga totoong umaangat sa totoo lang. Ay, pinapaiyak mo ako. Diba? Ganap kami nyug sa nyugan na mga rata-rata lang. Nagbebenta kami ng pako. Bayabas. Sa school. Hindi ko kinakaya yan. Dati nagbebenta kami ng puto. Diba? Gawa yun ng lolo ko. Tinitinda lang namin ng kapatid ko. Kaya, proud na proud ako kung ano yung mga nagiging achievement namin sa buhay. Ano yung mga nababago namin sa buhay. Siyempre, sobra naman din po ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong po sa amin. Sa mga taong tumulong sa amin para mabago po. Sobra pong na-appreciate ko. Sobra ako nagpapasalamat kila Kuya Rab. Diba? Yeah. Salamat sa programa ni Kuya Val, ni Ate Edna. Kasi wala sila, siguro wala din ako ngayon sa social media. Tama. Sa YouTube.
Di ba? Totoo, guys. Kasi, dati pa lang, talagang pangarap ko na maging vlogger. Sabi ko, paano kaya maging vlogger? Paano kaya matutong mag-vlog? Ganun. Pag nga may cellphone ako, sabi ko, nangangarap din ako dati magkaroon ng cellphone. Kasi wala kaming pambili nun. Kasi pagkain ang kaya namin bilhin. Pagkain, ganun. Bubunga. Di namin mabili. Di namin afford yung mga bagay na yun. Minsan kapag may nakikita kami na, ay, ang ganda naman ng bag, tapos yung sa aming butas. Sabi ko, mabibili ko rin yan pagdating ng araw. Sabi ko ganun sa sarili ko. Sabi ko nung ganun sa mga kapatid ko, nakikita nila, masarap ng ulam ng ibang bata. Tapos yung bago namin, tuyo lang. Hotdog. At hotdog a five, hati pa. Diba? Minsan ganun. Ano ba? Rachel! Alam nyo, mamahalin nyo talaga itong bata. Ama na? Ako napapaano lang ako, guys. Napapapigil lang ako sa sarili ko. Pero sa totoo lang, ramdam na ramdam ko eh. Alam niyo yung tipo na ano, na yung pag-share niya ng ano, ng kung ano siya before, proud na proud siya. Talagang as in, grabe, yung sabihin niya yung mga ganyang bagay, yung iba'y kakahiya yan. Hati-hati kami, ganyan, ganto, sa ulam, ganto, ganyan. Pero guys, si Rachel, proud na proud. Which is, guys, kamahal-mahal yung ganyan, sa totoo lang, as in. Sa isang kantin, di ba? May asampung hotdog. Buo yun. Kapag five lang, afford ko lang five. Hati. Hati. Ganun. Kaya, talagang, sobrang na-appreciate ko ngayon. Yung buhay namin ngayon. Sobrang, na-appreciate ko yung mga taong tumulong sa amin. Na-appreciate ko din naman dati kasi sobrang dami kong natutunan. Dami kong naging alaala kasama ng mga magulang ko, kasama mga kapatid ko, kasama si mama, syempre. Especially si mama. The best yun si mama. Kahit anong trabaho talagang pinapasok nun. Syempre, ganun din si papa. Kahit na minsan nagkakasakit na siya, pasok pa rin siya ng pasok. Maarawan, maulanan, andiyan pa rin siya. Tuloy pa rin sa buhay. So, napapasalamat ako sa mga tumulong sa amin. Siyempre, sa naka-scout sa amin, si Kuya Vincent Calyada, dahil sobrang ako nagpapasalamat sa kanya. Kaya masasabi ko lang sa kanya, lagi siyang mag-iingat. And, siyempre, ingat-ingat siya sa pagmumotor, sa pag- ano, kasi na-accidente nga siya. Yan. Since Kuya Vincent, sinasabihan niyo po ako na lagi po ako mag-iingat. Sana po, ganun din po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. Alam ko po na ang disgrasya ay nandyan lang. Kaya talagang talagang mag-iingat po tayo palagi. Diba? Thank you po kasi lagi kayong nandyan. At syempre, sa mga sponsors, sa mga supporters ko dyan, maraming salamat po. Sa mga supporters ng Kalingap, supporters ni Langga, supporters ng lahat, maraming salamat po sa inyo. Sa mga subscriber ko po, thank you so much po sa inyo. Sobra pong makakatulong po kayo sa pag-unlad ng aking channel. Talagang thank you po sa mga nanonood sa aking mga vlog, sa mga hindi nagsasawang mag-skip ng ads. Thank you so much po. Wala pong katapusan pa sa salamat sa inyong lahat. Siyempre, hindi rin naman po ako mapupunta sa ganitong katayuan ko kung wala po kayong lahat. Grabe lahat. Siyempre, hindi ko rin mararanasan to kung wala po kayong lahat. Sa mga solid supporters po na nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Sa mga grupo-grupo po, thank you so much po sa mga sa patuloy niyo pong pagsuporta. Pagsubaybay, pagmamahal, pag-advise, maraming salamat po. Siyempre sa mga Kalingap Reactors, maraming salamat po. Kila Tita Dimple. Sobra. Thank you so much po sa inyo. Kay Sir Marzano TV, kay Sir Borloloy Thinking, kay Sir RC Supremo,
kay Sir Wildlife TV, kay Ma'am Miss M Life. Ayan, thank you so much po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Diba? Grabe siya magpapasalamat, nagpapasalamat din ako sa pamilya ko. Na laging nandyan. Kay Daddy Donut TV, na pinagtatanggol ako sa lahat-lahat. Sa mga taong mapanghusga, talagang nagpapasalamat ako sa pamilya ko kasi hindi nila ako pinapabayaan. Minsan naisip ko na parang mag-isa lang ako. Diba? Parang bakit ganun? Minsan hindi ko maiwasan maisip sa sarili ko na. Grabe siya guys, magpasalamat. Magtatanggol kayo sa akin pag ako na naapi. Kaya niya ba akong ipaglaban? Ganun. Minsan naisip ko yung ganun. Pero, dito kami lahat. As long as wala kang ginagawang masama sa tao. Tama. Huwag kang matakot. Tama. Uy, grabe. Sobrang mature ni Rachel, guys. Sa totoo lang. And thank you so much din, Rachel, sa pag-appreciate sa amin sa mga reactors mo. Ayan, sa mga supporters mo, sa mga sponsors mo. Diba? You deserve that naman kasi, diba? You earned us kasi totoong tao ka as in. At mahal ka nila kasi totoo ka at mahal mo rin sila. Diba? Sabi nga ni Roel, ngiti ko lang ang hinihingi kong kapalit, 'di ba? Alam mo 'yon, ngiti ka lang, masaya na rin kami, mga viewers, reactors, sponsors, lahat ng grupo. Yung masaya ka lang, makita lang nila na masaya ka, na okay ka, masaya rin sila. Yung wala nangyayari sa yung masama, okay silang lahat, masaya sila. And they are willing to help you all the way, to support you. They are willing to defend you kahit ano man yan sa pangbabash at saka kahit kung ano man yan, Rachel, as in. As long as alam mo sa sarili mo na wala kang inaapakan. Tama! Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan mag-guilty. Kaya confident ako kung paano ako humiti sa social media. Kung paano ko ipakita yung sarili ko. Paano ipakita yung totoo ako sa social media. Kaya, kung nakikita niyong clingy ako, clingy talaga ako. Clingy person talaga po ako. Kahit itanong niyo pa sa mama ko. Okay nga, yun yung gusto ko yung ganyan mga clingy. Ako din clingy. Kahit kanino clingy ako. Minsan nagiging seryoso lang ako kapag kailangan maging seryoso, di ba? May mga time din naman na kailangan natin maging seryoso. Nakadepende sa paligid mo. Nakadepende sa mga kasama mo. Yung ikaw. Yung behavior mo, di ba? Kaya, kung kalug yung kasama ko, kalug din tayo. Yeah. Kung tahimik yung kasama mo, tahimik din tayo. Adjust tayo, gano'n. Kung masaya tama sila, yan. Mas masaya tayo, di ba? Tama. Ganun yun. Kapag enjoy, masaya enjoy natin. Kaya, girl. Ganun yun. Be positive. Mm-hmm. Oh, nega. Ganun. Huwag ka tumalayo. Siyempre, shout out sa ano namin, sa school namin. Hindi sila yung teacher na ipe-pressure ka. Sila yung mga teacher na mauunawaan ka, nagbibigay sila ng mga consideration sa'yo. Kaya maraming maraming salamat po sa mga teacher namin dyan sa RHSTI. Talagang sobrang proud po ako na naging family po ako dyan sa school na yan. Yeah. Thank you so much po. At syempre, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking mga vlog. Sa mga pabahay po namin, sa pabahay po namin ni Tito, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa collaboration po namin ni Tito, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy niyo pong pagsuporta, pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na naghihirap din. Maraming maraming salamat po sa inyo. At asahan niyo po, nagagampanan po namin ng maayos ni Tito yung ibinibigay niyo pong tulong para sa ibang tao. At ayan, thank you so much po sa pagdiwala, pagmamahal, pagsuporta. At syempre, sa pagtatanggol sa akin, sa pagbibigay ng advice, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang pong na-appreciate ko kayo. At ayun, salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po. Practicing sa pag-review. Thank you so much po. Ingat po. God bless. More power.
Yes, naman. Thanks for watching. Grabe, guys. Sabi ko nga, Rachel is on fire, 'di ba? Alam niyo 'yan. Talagang mamamayagpag din yung channel niyan sa totoo lang, 'di ba? Guys, simula na nagsalita si Rachel hanggang sa matapos, totoong tao yung nakita natin. Walang halong kapekean. As in, walang halong kafekan, walang halong... Alam niyo, walang kahit anong bahit ng negative or anuman, nakasamaan or kahit anuman. Sabi ko nga, if you are watching this video right now, guys, diba, matututo ka na at the same time, mai-inspire ka pa sa mga story na sinashare niya about sa buhay niya na talaga namang alam niyo yon. Kapag pinakinggan niyo yung story ng buhay niya, mas mamahalin siya at mas tatanggapin siya ng buong buo. At dun yung marirealize na dapat ipagtanggol tong bata na to kasi lahat ng sinabi niya sa atin is talaga namang totoo at talaga namang alam niyo yun. Talagang papasok talaga sa puso natin at sa utak natin na alam niyo yun, itong bata na to, isa siya sa mga example sa mga vlogger din at sa mga bata na talaga naman na dapat napanoorin. Kasi, diba, at the age of 17, ang dami nang naranasan, ang dami nang na-experience, pero hanggang ngayon, andyan pa din, diba, she's being independent sa lahat ng bagay, diba, she's being honest, lahat, diba, alam nyo yun, kaya sabi ko nga, deserve na supportahan. And grabe, kung magpasalamat sa lahat ng tao, lahat papasalamatan, hindi kakalimutan, at talaga namang babalik at babalikan kung ano man yung nangyari at nasimulan dati, kung ano man siya dati, diba? Alam niyo yun, wala, hindi nawawala yan. Ganyan yung mga tao na totoo kasi yan yung mga tao na talagang hindi kakalimutan kung ano yung pinagmulan at patuloy na magiging proud sa sarili kahit ano pa yan. Diba? And guys, isipin niyo na lang to. Ang dami niyang nare-receive ng mga negative na pangbabash or kahit ano man. Pero she's converting that one into positive way, which is, alam niyo yun, napakaganda ng attitude para sa akin, di ba? Like, sabi ko nga, pinupuno niya tayo ng pagmamahal. Kasi deserve natin yun eh. As a viewers, kailangan wala tayong... Kasi if you're a content creator, guys, di ba? At isa kang influencer, kailangan maging good example ka sa lahat. Diba? Which is yun yung nakikita ko kay Rachel. Kaya sobrang proud na proud ako sa'yo. And sabi ko nga, andito lang kami to support you all the way. Grabe. So ayun na nga guys. Maraming salamat for today. And sana nagustuhan nyo ang aking reaction video. And grabe guys, supportahan nyo yan. Lahat ng mga yan. Si Rachel, si Ruel, lahat ng Team Kalingap. Si Rachel, supportahan nyo. At huwag nyo iwan, huwag natin iwan. So, ayun na nga guys. Maraming salamat for today. And again guys, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!